dalawa tayo ngayon ng pattern ng buntot ng Vietnam kite. Ito yung tinatawag na fish tail sa Vietnam kite. Ngayon ang kailangan natin ngayon, yung pangruho. Ito, ang ginagamit ko ay antena. Antena to ng mga pangsasakyan, mga galing mga saraw, mga jeep. Pwede naman gamitin yung stainless rod. Yan. Ngayon, simulan na natin kung paano ko ginagawa. Copy mo. Yan. Sinimulan ko ng buhitan. Papakita ko na lang sa inyo paano ko ginagawa. Ayan, ginibend ko tas. Medyo bend lang dito. Pakita mo tumi. Ayan. Hindi siya diretso. Kailangan talagang paliko siya. Ganyan. Ganyan. Ayan, mangyayari dyan. Dito naman, sa buntot naman. Ganun din. Kapakan lang. Ibe-bend nyo. Ibe-bend nyo mga piece. Ngayon, kung gusto nyo design, kunyari pula sa gitna dilaw, hahatiin nyo lang sa gitna yung sa baba. So, hatiin nyo kung ilan. 120, 60. Yan. Kapit kami. Hindi kami kung dito sa tapos dito, 20. Pakita mo may mga suka. 20. Tapos, ito din siya na. Paano kong ginawa yan? Ito, yung sukat mo ito. Ang tuwigit ng buntot. Kasi kailangan makuha yung gitna para sa kabila naman. Halos pares lang naman kasi sila ng sukat. Mas nakatipid kasi kapag yung buo ang ginamit ko, malaking board ang kailangan ko. Ang ginagamit ko palang board, galing sa National Bookstore. Ayan. Pakita mo. Ayan. Ang isang piraso niyan, 26 by 19 inches, 19 pesos. Ayan. 4 meters. Ayan. Ang ginamit ko, halos 3 piraso. Kami. Ang sukat ng pahabangin to kasi 4 meters 100. Ang 4 meters kasi sa centimeter 400 centimeter. Hinati ko sa 4. Ngayon, naging 100. 100 pababa, 100 din dito. 100. Ilalain ko pa ganyan. Tapos kukunin ko yung gitna mga pa ganyan. Tapos yung binend ko pa ganyan. Ito 50. Doon ako naghati sa 50. Yan, gugupitin na. Gugupitin na lang yung mga piece.
kung 4 meters nga pala, ay magpupunta sa tropa kay Aaron. Na, yun yung nagawa, si Aaron, yun yung ABP, yun yung nagawa ng float na tropa. Seven. Ngayon, kakaroon kasi ng design to. Bubuntingin ko to kasi yung gitna niyan ay iba kulay. Peace.